dapat meron ka mga basic na mga gamit para makapagsimula ka sa pagba-vlog mo. So, ang mga halimbawa na mga gamit niyan, mga kaibigan, bilang isang baguhan pa lang o doon sa mga nagpaplanong maging vlogger at wala pang budget sa pagba-vlog niyo, mga kaibigan, ay pwede mo natin gamitin yung cellphone natin. Monopod, headset ng cellphone natin, isang spare ng cellphone holder natin, at ang pinaka-importanting gamit ko, mga kaibigan, ay itong tinatawag nating Octopus tripod stand, o doon sa iba ay meron yung Gorilla tripod stand na may kasamang ball mount. So, i-explain ko sa inyo mamaya, mga kaibigan, kung bakit napaka-importante itong ball mount dito sa tripod stand na ginagamit ko ngayon, mga kaibigan. What's up, mga kaibigan? Magandang araw na naman sa ating lahat at sa panibagong video ito, mga kaibigan, kung saan ay pag-uusapan natin ang pinaka-importante at pinaka-hihintay ng mga nanonood ngayon kung paano magsimulang maging vlogger. Wow! Sana ay, dahil ginawa ko talaga ang video ito, mga kaibigan, para sa'yo. Sana ay makatulong itong video ito, mga kaibigan, lalo na doon sa mga magsisimula palang maging vlogger. Pero bago ko simulan ang video ito, mga kaibigan, kung mapapansin mo yung mga video yung ginawa ko, lalong-lalo na doon sa mga nanonood sa video ko, mga kaibigan, at doon sa mga baguhan pa lang, ay tingnan mo na rin yung mga in-upload kong video kung saan ay mga video tutorial ang ginagawa ko. Dahil unang reason ko, mga kaibigan, dahil nasa pandemya tayo ngayon dulot ng lintik na virus ng COVID-19 na yan. Kaya ako nabibisit dahil hindi ako makalabas-labas. Oo! Biro lang, kaibigan. At ang pangalawang reason ko, mga kaibigan, ay gusto kong i-share kung ano yung mga natutunan at nalalaman ko bilang isang baguhan pa lang sa pag-YouTube kung paano mag-edit at maglagay ng mga effect dyan sa mga videong gagawin nyo, mga kaibigan. Kaya gumagawa ako ng mga video tutorial na maaari makatulong sa'yo bilang small YouTubers pa lang na katulad ko at mas lalong mapapaganda yung videong gagawin mo. So balik tayo, mga kaibigan, kung saan ay pag-uusapan natin kung paano magsimulang mag-vlog. Unang tip ko sa'yo, kaibigan, ay dapat magkaroon tayo ng YouTube account. Huh? Oo, kaibigan, kailangan natin yun. Natanong mo ba sa sarili mo kung paano may upload yung videos kung wala tayong account? Dahil pareho lang ito sa Facebook na ginagamit natin. Dapat meron tayong account. At doon natin ilalagay yung mga videos na ginawa natin para sa YouTube. Kaya yun talaga ang una natin gagawin, kaibigan, para makapagsimula. Wow. Pero huwag ka mag-alala tungkol dyan, kaibigan, dahil sisikapin kong gagawa ko ng videong ito ng step by step at makapagsimula ka sa pag-YouTube para lang sa'yo, kaibigan. At lalong-lalo na doon sa mga interesadong maging vlogger. Ang pangalawang tips ko naman sa'yo, kaibigan, ay dapat sana marunong ka mag-edit ng videos mo para lalong mapaganda ito at maiinggan nyo lalo yung mga manonood sa video mo. Huh? Dahil kapag nakagawa ka ng video mo at may mali doon sa loob na yun, ay pwede mo siyang i-edit at lagyan ng ibang effects para mas lalong mapaganda ito. Oh, wow. Kaya kung wala ka pang experience sa pag-i-edit ng video, mga kaibigan, ay panoorin mo na lang itong YouTube account ko at makikita mo doon yung mga video tutorial kung paano mag-edit ng video gamit ang apps na ito na halos karaniwang ginagamit ng mga small YouTubers gamit ang cellphone nila, kaibigan. At ang pangatlong tips ko naman sa'yo, kaibigan, ay ang content ng video mo. Dahil marami talaga ang nagkakamali tungkol sa tip na ito, kaibigan. Isipin mo lagi, kaibigan, na kapag gumawa ka ng video mo ay hindi tungkol sa'yo. Kasi hindi naman tayo tulad sa magkakapatid na si Alex at Tony Gonzaga, Kim Domingo, at ang idol ng lahat na si Ivana Alawi, na mga artista na maya, mga kaibigan. Kaya kapag gumawa sila ng video, mga kaibigan, isang araw o dalawang araw pa lang, 100,000 na ang viewers nila. Iyak ko. At ikaw din. Hindi tayo artista, Brad. Kaya gagawa tayo ng content ng video natin na maraming interesado. Halimbawa dyan, kaibigan, kung marunong ka maggitara, hindi maggitara ka. Kung marunong ka kumanta, hindi kumanta ka. Kung magtula ka, hindi magtula ka. Basta tandaan mo lagi, mga kaibigan, na gagawa ka talaga ng content ng video mo na maraming magkaka-interesado. At ang tips ko naman dyan sa content ng video mo, kaibigan, quality content. Ano ba ang meron dito sa quality content? Dapat ay informative siya. Kung ang ibig sabihin ay may matutunan ka sa videong ito. At ang pangalawa naman ay entertaining. Ang ibig sabihin niyan ay may entertain ka o may inganyo ka sa videong ginawa nila. Halimbawa dyan, mga kaibigan, ay nakakasaya o nakakatawa yung videong ginawa mo. At sa loob naman ng content video mo, mga kaibigan,
ay dapat meron kang tatlong sangkap. Ano-ano ang mga ito? Una, kaibigan, ay meron kang mission. Pangalawa, conflict. Pangatlo, resolution. Isang halimbawa sa mga kaibigan ay pupunta ka ng Divisoria o sa Baclaran. So, pupunta ka ngayon doon. So, yun yung mission mo. Habang nagbi-video ka, papunta ka ng Baclaran, sumakay ka ng LRT or MRT, ay matraffic, madaming tao, nakapila, yun yung conflict. Pagkatapos mong puntahan ang lugar na yon at nabili mo yung gusto mong bilhin, hanggang sa pabalik ka na at nakauwi ka sa bahay nyo na walang nangyaring masama. Yun naman yung resolution. So yun yung laman ng content ng video iyon, mga kaibigan. Yung mission, yung conflict, at yung resolution. At ang pang-apat na tips ko naman sa'yo, kaibigan, ay be original. O kaibigan, dapat original ka sa video ginagawa mo. Kasi kapag hindi ka original sa video mo, mga kaibigan, ay maaaring kunti lang ang manunood sa'yo. At syempre, normal lang naman na pipili sila dun sa mas maganda at klarong-klaro yung video ginawa nila, di ba? Pero wala namang masama, mga kaibigan, kapag gumaya ka ng ibang mga video tulad ng video ito, kung nanonood ka na mag-video tutorial ka, magtuturo ka kung ano yung mga nalalaman mo. As long as, pwede mo siyang dagdagan o mapaganda mo pa yung video gagawin mo para mapabilib at maparami yung viewers mo. Weh, mas maganda pa rin yung original, oy! Huwag ka manggulo! Bibidyo ako dito! Totoo naman yung sinasabi ko, ah! Pero tama ang sinabi niya, kaibigan. Mas maganda talaga kung original ka sa videong ginagawa mo o gagawin mo, kaibigan. O, tingnan mo, naniwala ka sa sinabi ko? At tips ko na rin sa'yo, kaibigan, kapag gumawa ka ng video mo, dapat makapal ang iyong mukha. Kasi kapag makapal talaga yung mukha mo, kaibigan, ay hindi ka mahihiyang humarap sa cellphone mo habang nagsasalita ka at wala kang kausap kundi ang cellphone mo lang. At tips ko rin sa'yo, kaibigan, kapag nagsasalita ka, huwag yung mahina. Dapat malakas yung boses mo. Kasi ganito ang kalalabasan niyang, kaibigan. So, hawak ko ngayon, kaibigan, yung multifunction na monopod. Tapos dito makikita nyo, meron siyang hihigpitan mo, tapos luwagan. Meron, pwede mo rin siya namang hihina, ibababa, tapos iaangat mo siya kapag gusto mo. Saka itong monopod na ito, kaibigan, ay pwede mo siyang may extend na ganyan para mas malaki yung at malawak yung makukuha niyang video habang nagbibideo, kaibigan. Saka nga pala, kaibigan, yung video ito, mga kaibigan, ay ginagawa ko para doon sa mga bingi at hindi nakakaroon. Ganun ang kalalabasan kapag mahina ang boses mo, kaibigan. At ang panglima kong tip sa'yo, kaibigan, ay dapat meron ka mga basic na mga gamit para makapagsimula ka sa pagbablog mo. Ay pwede mo natin gamitin yung cellphone natin. Monopod, headset ng cellphone natin, isang spare ng cellphone holder, at ang pinaka-importanting gamit ko, mga kaibigan, ay itong tinatawag nating octopus tripod stand, o dun sa iba ay meron yung gorilla tripod stand na may kasamang ball mount, mga kaibigan. Ayan, ito. Kung makikita nyo to, ayan. So, i-explain ko sa inyo mamaya, mga kaibigan, kung bakit napaka-importante itong ball mount dito sa tripod stand na ginagamit ko ngayon, mga kaibigan. Tips ko sa inyo, mga kaibigan, na kapag cellphone yung ginamit yung pagbibideo, ay mas maganda kung gamitin nyo yung likod ng camera kumpara dito sa harap na camera, mga kaibigan. Kasi mas mataas yung megapixel niya kumpara dito sa harap. At maganda yung kuha ng video mo. So gagawa tayo ng extend na, mga kaibigan, kung paano tayo mag-vlog. Mga kaibigan, andito tayo sa bahay ng tita ko. Nagba-vlog ako ngayon para ituro sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko. Kung napapansin nyo, mga kaibigan, yung distansa ng cellphone ko at ako ay napakaiksi lang. O siguro mga isang metro lang ito, di ba? So, ganyan lang po yung limitation na makukuha kapag hinahawakan lang natin yung cellphone na habang na nagbibideo tayo. So, ngayon, gagamit tayo ng monopod stick. Ito na naman yung kailangan natin para mas lalong mapa-extend yung videong ginagawa at mas malaki yung kuha niya at malawak. Itong monopod ko pala, kaibigan, ay multifunction siya. Wow! Kasi pwede mo siya magiging monopod na ganyan. Hahaba po siya. Ganyan po kahaba yung magiging kuha ng video mo kapag gumamit ka ng monopod. So, mas maganda talaga ay monopod kang ganito. Kasi, isang reason din, mga kaibigan, kung bakit ito yung pinili ko. Dahil, dito sa ibaba niya, ay meron siyang tripod stand. At kung meron kang tripod stand, mas lalong mapapalawak ng kuha ng video mo at pwede mo siyang ilagay kahit saan mo gusto, mga kaibigan. So, itatayo mo lang siya doon na nakaganyan lang.
habang ikaw ay nagsasalita doon sa harap ng cellphone mo o kaya dito sa likod ko. Isang kailangan na naman natin ay yung lumang headset natin. So wala tayong problema dyan, lalo na sa mga baguhan pa lang, dahil kasama na po siya sa pagbili ng cellphone natin, di ba? So ngayon, meron yung mga lugar na makas yung hangin o yung mga maiingay, pwede mo siyang isasaksak doon sa likod ng cellphone nyo dito. Tapos yung mic nyo dito sa headset nyo, mga kaibigan, ay pwede nyo siyang gamitin para malapit lang yung mic mo sa bibig mo habang yung cellphone ay malayo sa'yo. Kasi kapag walang headset, mga kaibigan, tapos malayo yung cellphone mo, nababawasan yung kuha ng boses mo o habang nagsasalita ka dito sa ginagawa mong video. O nga, mga kaibigan, kung mapapansin mo dito sa mga karaniwang ginagamit nating mga monofan, yan, ang gamit lang kasi nitong tinatawag nating mount dito, yan, makikita nyo, ay pwede mo lang siyang maihiga o maitatayo. Ngayon, mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung bakit napakahalaga sa akin yung Octopus tripod stand. Ito kasi, mga kaibigan, ay napakalaki, tapos napakahaba po niya ito kumpara doon sa isang pinakita ko sa inyo. Ito, napaka-importante sa akin at napaka-useful talaga itong gamit na ito, lalong-lalo na doon sa mga nagbabalak na maging vlogger, mga kaibigan. Kasi bakit ito yung binili ko, mga kaibigan? Dahil kung makikita nyo, itong stand niya ay nababaluktot mo siya. Ayan, nakikita nyo, di ba? Yan. So, flexible talaga siya, mga kaibigan. Bakit flexible, mga kaibigan, o tinawag siyang Octopus tripod stand? Kasi kapag inilagay mo siya sa isang sabitan o kahoy o kung anong mga poste o pagpiling paglagyan nito, mga kaibigan, ay pwede mo siyang maisabit, mga kaibigan. Halimbawa, itong kamay ko, ganyan. So, pwede mo siyang higpitan na nakaganyan, mga kaibigan. Nakikita nyo? Ganyan po ang kagandahan kapag meron kayong ganitong Octopus tripod stand. O meron din yung isang klase na tripod stand, mga kaibigan, na flexible din siya. Yung tinatawag nilang Gorilla tripod stand. Ayan, makikita nyo ngayon. Ito. Oh, wow. Dito makikita yung kung ano yung gamit ng ball mount, mga kaibigan. Kasi naiikot mo siya, kaibigan. Pwede mo siyang up and down. Ayan. Wow. Side by side. At ang pinakamaganda ng purpose ng ball mount nito, mga kaibigan, ay pwede mo siyang maiikot yung cellphone holder mo. Ayan, makikita nyo. Oh, wow. So, napaka-useful talaga itong tripod flexible stand nito, mga kaibigan. Lalong-lalo na kapag nagba-vlog ka. At kailangan din natin ng spare ng cellphone holder, mga kaibigan. Ang kagandahan nito, mga kaibigan, meron siyang butas dito o yung tray kung saan pwede mo siyang ilagay na nakatayo, nakaganyan. Tapos meron din siyang tray dito, makikita nyo, ayan, ito. So, ang gamit din naman ito, mga kaibigan, ay pwede mo rin siyang ma-extend. Ayan, makikita mo. So, bago magtapos ang video ito, mga kaibigan, ay magpapa-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala dun sa kabatch ko ng Nueva Vizcaya State University na si Brindalyn Ancheta. Hindi ko alam kung ano na yung apelyido niya ngayon dahil nag-asawa na siya. Isa siyang OFW. So, batchmate, ingat ka palagi dyan at huwag mong papabayaan yung sarili mo, ha? Shoutout din dun sa kabats ko rin na si Austria Rubrigado Briones na nasa Singapore ngayon na bilang isang OFW. Batchmate, ingat ka palagi dyan at salamat sa iyong pagsuporta sa YouTube channel ko. Sa kabats ko rin na si Joyce Mercado Miguel na nasa Leyte ngayon. Batchmate, amping diha sa Leyte o sa imong family. At shoutout din dun sa kabats ko na si Alexis Osio na isang ganap na bumbero na ngayon na nagtatrabaho sa Bureau of Fire Protection. Brad, ingat ka palagi dyan, ha? At shoutout din dun sa kabats ko rin na si Geraldine B. Cruz na isang ganap na pulis na ngayon. Batchmate, ingat ka palagi dyan at sa pamilya mo. At shoutout din dun sa kabats ko ng Naatang Elementary School na napakahinin at sobrang bait kong kaibigan na si Jay Baho na nasa Naatang Hagna Bohol. Doy, salamat sa imong pagsuporta og amping mo permi sa imong family diha. Og shoutout din kay Will Monterde na nasa Amsterdam ngayon. Batchmate, ingat ka palagi dyan and enjoy your day. At sa kabats ko rin ng Naatang Elementary School na si Ramil Lupina, nasa Alehawan, Hagna, Bohol. Partner, ingat lagi dyan o enjoy your vacation. At shoutout din pala dun sa kabats ko ng Invasion na si Christine Bunny na nasa Quirino area ngayon na naka-assign. Batchmate, ingat ka palagi dyan. At shoutout din kay Ate Lucerne Byron ngayon na nasa Cebu.
Ate Luz, ampay mo diha o kaya mo sige gawas ha. Kay nakataas na rabang ang kaso sa Cebu. At shoutout din lagi doon sa laging sumusuporta dito sa YouTube channel ko. Walang iba kundi si Ate Ira Jinsiana, aka Ate Ying Ying. Ate Ying, ingat ka palagi dyan at huwag mong pababayaan yung sarili mo. At shoutout din kay Ate Wilma Pilar na nasa La Salina Sur, Luay, Bohol, na sumusuporta din sa pamamagitan ng pag-share ng YouTube video ko sa Facebook. Daghan jamong salamat ni mo, Ate Wilma. Ampay mo permi diha og sa imong family at sa mga family, relatives at mga neighbor ko dyan sa Naatanghag na Bohol. Thank you so much din sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, kaibigan, ay paki-like, share, at subscribe na rin dito sa YouTube channel ko. At uulitin ko sa iyo, kaibigan, wala namang mawawala kapag nag-subscribe tayo, di ba? At kung may mga katanungan kayo, mga kaibigan, comments o suggestions, at lalong-lalo na doon sa mga magpapa-shoutout dito sa videong ito, just comment na lang sa pinakaibaba ng videong ito, mga kaibigan, para sa susunod na videong i-upload ko, ay maisasali at maisa-shoutout ko kayo, mga kaibigan. Uulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway sawang suportahan niyo po ang YouTube channel na ito, mga kaibigan.